IFM. Anyone can be a father, but it takes someone special to be a dad. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kyle, 35 years old from Bulacan. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ko sa programang halos gabi-gabi kong pinapakinggan. Katulad din ng iba, umaasa na makakapagbigay ako ng leksyon sa lahat ng nakikinig ngayon. Isa nga pala akong single father. Pero bago yon, ikakwento ko muna sa inyo kung paano ako napunta sa ganong sitwasyon. Ganito kasi yon, mga idol. Nagsimula ang lahat ng makilala ko si Rina sa pinagtatrabahuan ko. Isa akong analyst noon at kahera naman siya sa pantry namin. Napapansin ko na siya noon pa lang dahil hindi naman may tatanggi na may itsura si Rina. Pero dahil may pagkatorpe ako, naging hanggang tingin na lang ako. Pero mukhang may ibang plano ang tadhana. Dahil isang araw, bigla na lang niya akong kinausap. At doon na nga nagsimula ang kwento naming dalawa ni Rina. Imala, hindi ka bumaba ngayon. Diba kapag break nyo, bumababa ka para bumili ng pagkain? Tinatamad ako eh. Saka ayos na ako rito sa kape. Buti na lang dumadalas talaga yung pagngiti mo. Bakit? Parati ba ako nakasimangot? Medyo. Eh parang parati kang may malalim na iniisip eh. Ano, problemado ka ba? Ay, madami nga. Sa pamilya ko pa lang, sobrang dami na. Pwede ko bang malaman? Sorry. Naku, huwag na. Baka mainip ka. Tsaka masasayang lang yung 15 minutes break mo kapag nakinig ka sa akin. Naku, ayos lang. Eh, mahilig ako makinig ng mga drama eh. Kaya ako mukhang parating malalim yung iniisip. Kasi ako yung breadwinner ng pamilya namin. Dalawa lang kami magkapatid. Ako ang panganay. Ako lang rin yung nagtatrabaho sa amin. Oh, eh anong ginagawa ng mga magulang mo? Eh, nasa bahay na lang. Matanda na kasi sila. At dahil sa ako yung panganay, nasa akin yung responsibilidad na buhayin yung pamilya ko. Nag-aaral pa lang kasi yung kapatid ko. Kaya maliban sa pagbibigay ng alawan sa bahay, pinag-aaral ko pa siya. Kaya pala, todo kahayod ka rin sa pagtatrabaho eh. Mm-mm. Pero malapit na siguro matapos sa pag-aaral ng kapatid mo, no? Medyo malapit-lapit na rin. Oh, yun naman pala eh. Kunting tiis na lang, makakahinga ka na. May makakatuwang ka na sa bahay niyo. Totoo yan. Kaya sa ngayon, tiis-tiis na lang talaga muna ako. Wala rin naman kasi ako magagawa. Wala namang talikuran ko yung pamilya ko. Eh, ikaw ba? Ay, breadwinner ka ba? Hindi. Eh, may mga trabaho naman yung mga kapatid ko. Ang swerte mo naman kung ganun. Kaya pala parang parating maaliwalas ang aura mo eh. Hindi naman. Eh, sadyang ini-enjoy ko lang yung trabaho ko. Tsaka, nag-iipon na rin ako para sa future ko. Ay, alam mo ako rin. Nag-iipon din ako para sa future ko. Talaga ba? Sa katunayan nga niyan, nagbabalak talaga akong mag-ibang bansa eh. Oh, isa naman ang plano mo. Kahit saan. Kahit saan ako dali ng mga paa ko, dun ako. Oh, bakit ganyan ka naman makangiti? Eh, ngayon ko lang kasi na-realize na ang lalim mo palang tao, no? Nakakatuwa. Grabe, malalim agad. Hindi naman, sadyang pagod lang talaga akong maging mahirap. Gusto ko namang yumaman. Gumanda ang buhay. Yung di na ako magiging problemado sa buhay. Lahat ng kailangan ng pamilya ko, mabibigay ko. So ibig sabihin yan, wala ka pang balak magkaroon ng sarili mong pamilya? Di pa. Marami pa akong gustong gawin. Sana muna yung pagpapakasal at pagkakaroon ng anak. Makakapaghintay naman yan eh. Ikaw, may plano ka na ba? Maghahanap muna ako ng girlfriend bago ako magplano, no? Pero sa ngayon, eh, ipon-ipon muna. Ayan, magandang plano yan. bakit naman ganyan yung polo mo? Nilabad mo ba yan? Parang ang dumi pa. Uy, grabe naman to. Siyempre, bagong laba to, no? Ang dumi pa kasi, idaan mo na lang yan sa Pride detergent. Para di lang puti, kisla puti pa. Sige, susubukan ko yan. Ay, nga pala, gusto mo bang kumain? May oras pa naman siguro, no?
Medyo nagugutom kasi ako eh. Ah, sige. Kakain na rin ako. Sabay na rin kita. Sige, tara. Hindi rin naman nagtagal, umusbong ang pagmamahal sa pagitan namin ni Rina at naging kami. Kaso nga lang, biglang dumating ang pandemic at isa siya sa mga nawalan ng trabaho. Kahit papaano, tinulungan ko siya sa mga pangangailangan niya. Binibigay ko kung ano ang kaya kong ibigay. Hanggang sa nag-lift ang lockdown at nagdesisyon kami magkita. Sobrang down ni Rina dahil sa mga pinagdadaanan niya. Wala naman akong ibang magawa kundi ang yakapin na lang siya para kahit papaano gumaan ang loob niya. Alam ko na medyo masama ang magiging dating nito, pero wala naman akong plano na kung ano dahil gusto ko lang siya pagpahingahin, kaya dinala ko siya sa isang malapit na hotel. Kaso nga lang, ang dapat pagpapahinga, nauwi sa ibang bagay. Ano ba kasi ang iniiyak mo? Wala ka pang ganyan na. Wala ka namang sinasabi sa akin. Kaya paano kita maintindihan? Uy! Ana! O ito, uminom ka muna ng tubig. Ayan, ayan. Ayan. Ano, magsasabi ka na ba sa akin? Kasi may kailangan kong malaman. Tungkol saan? Sabihin mo kasi sa akin para makapag-react naman ako rito. Ay, kanina pa sumisir ko ang utak ko sa kakaisip kung bakit ka umiiyak eh. Kyle, buntis ako. Ano? Buntis ako. Teka. Sigurado ka ba? Nag-pregnancy test ka na ba? Baka naman hinulaan mo lang yan. Ano ka ba naman? Siyempre nag-pregnancy test ako. Dalawang linya yung nandun. Edi positive yung ibig sabihin noon. Okay, okay. Hoy! Ano na? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Kyle, hindi ako pwedeng mabuntis. Masisira lahat ang plano ko sa buhay. Ang dami-dami ko pa gustong gawin. Marami pa akong pangarap. Ano yun? Makawala nilang lahat. Hindi ba ako handang maging nanay? Yeah. Ayaw ko pa. Rina, I'm sorry. Kasalanan ko to eh. Kapag nawala na yung lockdown, at lumuwag na ulit, kukunin ako ng tita ko papunta sa ibang bansa. Magandang oportunidad yun para sa akin. Para sa pamilya ko. Yun na eh! Alam mo yun! Nandun na ako! Matutupad ko na lahat ng mga pangarap ko. Pero sa isang iglap! Wala! Gumuho lahat! Sorry. Rina, huminahon ka. Hindi naman porket magkakaroon na tayo ng anak, hindi mo na matutupad ang mga pangarap mo. Huwag mo namang isipin na hadlang ang bata sa mga gusto mong gawin. Bata yan, Rina. Hindi pa naman siya pinapanganak. Pasanan niya lahat ang sisi mo. Anong gusto mong gawin ko? Gusto mo? Ipalaglag na lang natin to, ha? Wag! Ano ko ba naman? Kasalanan yun eh! Mag-isip ka nga! Ano? Ano nang gagawin natin? Papanindigan mo ba ako, ha? Baka gumaya ka lang din sa ibang lalaki na pagkatapos magpakasarap, natakbo na sa responsibilidad nila! Alam mong hindi ako ganung klaseng tao. Sige, ganito.
ituloy mo yung pagbubuntis mo. Tapos, paano yung mga gastusin? Wala akong trabaho ngayon. Alam mo naman na, baon din kami sa utang. Ako ang bahala. Ako ang bahala sa lahat ng gagastusin mo. Mula sa pagbubuntis hanggang sa panganak. Kaya ko yun. Pero paano na rin yung mga plano mo? Makakapaghintay ang mga yun. Ang dapat kong unahin kung anong nasa harapan ko ngayon. Wala kang ibang isipin kundi yung pagbubuntis mo, yun lang. Ano mangyayari pagkatapos kong manganak? Itutuloy mo yung plano mo. Plano? Paano? Paano itutuloy ko? Kapag okay na ang lahat, kung gusto mo pa rin pumunta sa ibang bansa, eh, sige lang. Kung gusto mong unahin ang pamilya mo, tupa rin ang mga pangarap mo, go, sige lang. Ako ang mag-aalaga sa bata. Ako ang magpapalaki sa kanya. Ni hindi mo kailangan magbigay ng piso. Ako na ang bahala. Pero Kyle, eh, parang ang unfair naman yata nun sa'yo. Paano ka? Kaya ko ang sarili ko. Huwag mo akong isipin. Alam kong mahalaga sa'yo ang pamilya mo. Mga pangarap mo. Kaya sige lang, ituloy mo lang sila. Kaya kong alagaan ang anak natin. Kahit ako lang mag-isa. Kaya ko yun. Uulitin ko. Ako na ang bahala sa lahat. Mga idol, kinupad ko naman ang lahat ng sinabi ko kay Rina. May naipon din naman ako kaya confident akong kakayanin ko ang lahat. Sa 9 na buwan ng pagbubuntis niya, ako ang gumastos sa lahat. Check-up, vitamins, damit, pati ang mga kinakain niya, ako ang sumagot. Masaya naman ako sa ginagawa ko dahil pakiramdam ko, isa na akong ganap na tatay. Nagtatrabaho para sa pamilya, para sa paparating na anak. Aminin ko, medyo may kaba akong nararamdaman noong mga panahon na yon. Normal lang naman siguro yon sa mga first time dad. Natatakot ako na baka hindi ko mabigyan ng magandang buhay ang anak ko. Na baka hindi ako maging mabuting ama sa kanya. Pero sabi ko, handa akong gawin ang lahat para sa munting anghel ng buhay ko. Nakatulog ka na rin sa wakas. Ibig sabihin, makapagpahinga na rin si Papa. Ay, nangawit ang likod ko doon ah. Tulog na? Oo, pero gigising din yun mamaya kaya hindi pa talaga ako makapagpahinga. Tiniklop ko na pala yung mga damit. Tapos hinugasan ko na rin yung mga bote. Nakaready na yung gatas para kukuha ka na lang kapag kailangan na niya. Maraming salamat. Well, sigurado ka ba rito? Saan naman? Na ahayaan mo akong umalis. Eh, di ba yun ang gusto mo? Oo, pero nakakahiya sa'yo. Kasi sigurado ako na ngayon pa lang iniisip mo ng makasarili ako. Na hindi ko man lang pinairal yung pagiging ina ko. At mas inuna ko yung mga pangarap ko. Eh wala namang masama dun, Rina. Eh di ba pumayag naman ako? Hindi ba sabi ko, ako na ang bahala sa lahat. Wala kang ibang iintindihin. Eh, lahat ng kikitain mo, ibigay mo sa pamilya mo. Mas kailangan nila yun, di ba? Paano yung bata? Kaya nga ako nandito, di ba? Kasi ako magsisilbing tatay at nanay niya. Kaya ko yun. Kaya huwag ka nang mag-alala. Salamat, Kayla. Alam ko na hindi to magandang idea, pero salamat kasi naiintindihan mo. Ako nga dapat ang magpasalamat sa'yo eh. Dahil binigyan mo ako ng isang napakagandang prinsesa. Binigyan mo ako ng magandang rason para pagbutihin ang lahat ng gagawin ko. Isang inspirasyon para maging mabuting akong tao. Ang swerte ng anak natin dahil ikaw ang tatay niya. Thank you.
Sigurado ka ba talaga dyan sa pinaplano mo, anak, na aakuin mo lahat ng responsibilidad dyan sa anak nyo? Anak, hindi madaling maging single parent. Lalo na kaya naman ni Rina na tulungan ka, di ba? Pero Nay, eh mas kailangan siya ng pamilya niya. Ayaw ko namang ipagkait sa kanya yung mga pangarap niya. Eh, lalo na ngayon, may oportunidad na dumating sa kanya. Anak, makakapag-antay naman niyang mga pangarap na yan. Matagal nang nahihirapan si Narina, Nay. Eh, matagal na niyang gustong umahon sa hirap. Eh, mas nakahangat ako sa kanya, kaya tama lang na akuin ko lahat. Kaya ko naman eh. Uulitin ko lang yung tanong ko sa'yo kanina. Sigurado ka na ba? Nay, para sa prinsesa ko, kakayanin ko. Tatay na ako ngayon eh. Nasa mga kamay ko ang kinabukasan ng anak ko. Kaya kahit hindi ako sigurado, kailangan ko maging sigurado. Kailangan mas magpakalalaki ako ngayon. Kasi kung hindi, eh kawawa naman ang anak ko. At yun ang ayokong mangyari. Nay, kaya ko to. At kakayanin ko to. Alam ko na marami na sa inyo ang medyo napakunot ang noo sa sitwasyon namin ni Rina. Alam ko rin na may ilan sa inyong medyo hindi na magaganda ang sinasabi sa kanya. Na bakit naman niya iiwan ang anak niya ng ganun kaaga? Bakit mas importante sa kanya ang mga pangarap niya? At kung ano-ano pa. Pumayag kong akuin ang lahat ng responsibilidad sa anak namin dahil naintindihan ko siya. Siyempre, gusto ko rin naman na maging buo ang pamilya namin. Pero ano magagawa ko kung hindi pa siya handa? Kung pamilya niya pa ang priority niya? Dahil ako tong wala namang masyadong karga sa buhay, inako ko na lang ang lahat. At kung kami talaga hanggang sa huli, edi masaya. Pero kung hindi, ayos lang naman. Ang importante, meron na akong munting anghel na mamahalin at aalagaan habang buhay. Isang buwan after manganak ni Rina, umalis na siya papuntang ibang bansa. Alam kong hindi naging madali ang naging desisyon niya. Pero naiintindihan ko naman kasi may pamilya rin ako. Ginagawa niya yon para sa pamilya niya. Palagi ko rin sinasabi na huwag siya mag-alala dahil maayos ang anak namin. Unahin niya muna ang pamilya niya para kung maging maayos na ang lahat at iaadya ng Diyos, ay mabubuo ang pamilya namin. Itinanim ko rin sa sarili ko na hindi magiging madali ang sitwasyong pinasukan ko. Hindi madali mag-alaga ng anak na ikaw lang mag-isa. At dahil kailangan kong bigyan ang magandang kinabukasan ng anak ko, nagdesisyon akong ipaalaga sa mama ko ang bata habang nandito ako sa Maynila para magtrabaho. Sakit na namang mata ko. Hoy, pahinga ka rin kasi pag may time. Ay nako, mabigat na nga itong trabaho natin, rumaraket ka pa. Eh kapag naging tatay ka na, hanggat kaya pa ng katawan mo, magtatrabaho ka lang na magtatrabaho. Pero, huwag mo rin kakalimutan na napapagod din ang katawang lupa mo. Sige ka, kapag ikaw hindi marunong magpahinga, baka kung anong mangyari sa'yo, paano ang anak mo? Uy! Buuin mo yan. Ano namang ganyanan? Hindi pa ako pwedeng kunin ni Lord. Marami pa akong pangarap sa prinsesa ko, no? Eh, bala ko pa siyang gawa ng isang malaking palasyo. Ba? At siya ang magiging reyna doon. At kung sino man na magbabalak na maging hari, dadaan muna siya sa bangkay ko. Aba, mukhang tatandang dalaga yung anak mo, ha? Uy, di naman. Ano ko ba? Ah, o nga pala. Tama ka sa amin bukas. Isa naman yan. Gigimik kami. Diyan lang. Kain tapos inuman. Ano? Tara. Sige na. Sumama ka na. Malapit ka ng magmukhang monitor at keyboard. Uy, magkaroon ka naman ng buhay. Salamat na lang. Eh, uwi ako sa amin eh. Dalawang linggo ko rin hindi nakasama ang anak ko eh. Eh, bakit kasi hindi mo na lang dalhin dito sa Maynila?
Eh, araw-araw mo pang nakakasama. Una, eh, masyadong maggulo rito sa Maynila. Ayaw kong lumaki siya sa ganong environment. At pangalawa, eh, nandun kasi ang nanay ko. Eh, siya yung nag-aalaga ngayon. Kaya lang namang papuntahin ko pa rito nanay ko eh. Ang hassle naman nun, diba? Eh, ano ba yan? Nasaan na ba kasi si Rina? Pauwin mo na lang. Hindi pwede. Kailangan siya ng pamilya niya. Tsaka, nakapag-usap na kami ng maayos nun. Ay, alam mo sana, hindi ka na lang pumayag sa gusto ni Rina. Single father ka by choice. Alam mo yun? Hindi mo naman kailangan na kuhin lahat eh. Nandyan yung nanay. Kaya ko naman kasi. Kaya, pasensya na. At hindi ako makakasama sa inyo bukas. Dadalawin ko ang anak ko eh. Jesus! Kunwari ka pa. Ayaw mo lang gumastos eh. Sige na, sumama ka na. Libre ko. O ano, game? Kahit na. Salamat na lang. Ah, bahala ka sa buhay mo. Sige na. Dami naman itong pinamili mo, anak. Mas maganda na po yung maramihan mamili. Mas tipid po yun. Kaysa sa kada linggo nag-grocery. Oh, kompleto na ba yan? Opo, kompleto na to. Naglista muna ako bago mag-grocery. Meron ng mga dilata, noodles, seasoning, mga sabon, panlaba. Tapos itong smart dishwashing na lang palang gamitin natin para bawat pahid linis sulid. O siya, sige. Ikaw nang bahala. Ang nga pala nanay, meron na rin mga diapers at gatas. Bukas pong schedule sa pedya, tama? Ay, oo. Bukas nga. May budget ka na ba, anak? Oo naman po. Parati akong ready sa kanyan. Sandali nga. Alam mo, napapansin ko na parang parating pagod ang mukha mo. Nakakapagpahinga ka pa ba? Opo. Papahinga naman po ako kahit konti. Kahit konti? Ay nako, siguradong... Masyado mo na namang tinitipid yung sarili mo. Nay, okay lang naman po ako. Pero hindi mo naman binibili yung mga gusto mo, anak. Pati yung mga gusto mong kainin, hindi mo rin binibili. Ano ba kayo? Hindi nyo ba alam na diet ako? Ikaw talagang bata ka. Puro biro. Ang akin lang, wala namang masama na paminsan-minsan pagbibigyan mo ang sarili mo. Bilhin mo rin yung mga gusto mo, anak. Hindi ko naman po kailangan yung mga yun eh. Yung ipambibili ko sa mga gusto ko, eh tatabi ko na lang. Para pag umuwi ako rito, mabibigay ko ang lahat ng pangangailangan ng anak ko. Eh, hindi na baling butas-butas ang damit ko. Basta siya, may bagong damit. Oh, nagpapadala pa ba yan si Rina? Literal na, sinalo mo na lahat, anak ha. Eh, nagpapadala din naman, pero hindi ko na siya inuobliga. Eh, sabi ko, yung ipapadala niya sa akin, ipadala niya lang sa pamilya niya. May anak kayong dalawa. May responsibility din naman siya. Kaya ko naman po kasi. Masaya naman ako sa ginagawa ko, Nay. Hey, mas ko kang bata ka. Masyado kang mabait, anak. Alam mo, sa ginagawa mong yan, aabusuhin ka ng mga tao. Okay lang ako, Nay. Nag-i-enjoy ako sa pagiging tatay ko. At alam ko na hinding-hindi ako magsasawa sa anak ko. Basta, masaya ang prinsesa ko. Masaya na rin ako. Alam niyo mga idol, simula nung naging tatay ako, pakiramdam ko nag-ibang tao na rin ako. Mas lalo akong naging inspired sa pagtatrabaho at lahat ng gagawin ko, may rason. Lahat ng plano ko, para sa anak ko. Yung hindi na baling wala sa akin, basta sa kanya meron. Maraming plano na handa kong gawin ang lahat, matupad lang yon. Kahit ganun ang sitwasyon namin, pinapakita ko naman sa baby namin ang picture ni Rina. Kaso nga lang, ang kilala niyang nanay ay ang mama ko. Hindi ko rin naman siya inobliga na magbigay sa bata dahil parati kong sinasabi sa kanya, kaya ko naman. Hanggang sa eto na nga mga idol, umuwi sa Pilipinas si Rina para magbakasyon at gawin na rin ang mga dapat niyang gawin. At eto ako, umasa na kahit papano, mabibigyan na niya ng oras ang anak namin.
Alam mo ba, nag-last minute shopping ako? Siyempre, ayoko naman umuwi sa Pinas na wala man lang dala para sa kanya. So, sasama ka na sa amin? Uuwi ka para madalaw siya? Kailan nga ulit yun? Ngayong darating na Sabado ng gabi. Ay, sa Sabado na pala yun, ano? Di pala ako pwede, sorry. Hindi ka na naman pwede. Oo eh, pupunta kasi ako sa Batangas bukas, aasikasuhin ko yung business ko. Kaya, sorry talaga, napaatras yung pagdalaw ko sa kanya. Kailan mo ba talaga madadalaw ang anak mo? Hindi ko pa sure, ang dami ko kasing gagawin eh. Pero, eto naman oh, may mga pasalubong ako sa kanya, dalhin mo na lang. Hindi ko dadalhin ang mga yan. Kung gusto mong ibigay sa kanya, pwes, ikaw mismo magdala. Hindi ako delivery guy na tagahatid ng mga binigay mo. Teka lang, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't bigla ka naman naiinis dyan? Umamin ka nga. Gusto mo pa ba talagang makita ang anak mo? Oo naman. Ano magagawa ko kung busy pa ako? Hindi ko masingit ang pag-uwi sa inyo. Ayos ah. Hindi masingit. Baka nakakalimutan mo na anak mo ang dadalawin mo. At hindi kung sino lang. Kung gusto mo talaga siyang makita, pwes, maghanap ka ng oras. Kumakapagsalita ka naman para nakakaintindi na si Sophie. Hindi pa niya alam ang mga yan. Tsaka sigurado naman ako na hindi niya ako makikilala bilang nanay. At sino ang pumili ng ganyang sitwasyon? Di ba ikaw? Teka, sandali lang. Sinusumbat mo ba sa akin ang mga nagawa mo sa kanya? Di ba maayos ang usapan natin? Na ikaw ang bahala kay Sophie? Na okay lang sa'yo na unahin ko ang pamilya ko? Ang mga pangarap ko? Pero ano yung inaarte mo? Bakit parang pinapalabas mo na ang sama-sama akong nanay? Hindi naman sa ganun ang ibig kong sabihin. Oo, hinayaan kita sa gusto mo. Hinayaan kitang unahin yung pangarap mo. Inako ko ang lahat kasi gusto kong maging maligaya ka. Pero huwag mo namang aabusuhin. Hindi naman kita inaabuso ka. Talaga? Hindi. Ilang beses na kitang inaya na umuwi sa probinsya namin. Hindi para makasama kita, kundi para makasama ka ng anak mo. Uulitin ko, ng anak mo. Baka kasi sa sobrang busy mo na ayusin yung buhay mo, nakalimutan mo na nanay ka na rin pala. Baka pwede na kahit minsan lang, iparamdam mo naman sa bata na hindi lang ako ang meron siya sa buhay niya. Yun na lang siguro ang ihingin kong kapalit sa lahat ng mga ginawa akong pabor sa'yo. Bilang tatay, ako ang nasasaktan para sa anak ko. Ako ang nahihirapan. Ako ang nagagalit. Alam ko kung anong sitwasyon ang pinasukan ko, pero syempre, deep inside, umaasa rin ako na parehas namin mabibigyan ng masayang pamilya ang anak namin. Nasa nakikita ko ngayon, medyo malabo nang mangyari. Kyle, anak. Bakit po, ma? Ba't nandito ka pa sa labas? Gabing-gabi na. Nagpapahangin lang po. Oh, umiiyak ka ba? Oh, hindi po. Akala ko ba kasama mo si Rina na uuwi rito? Bakit ikaw na naman yung mag-isang umuwi? May haasikasuhin kasi siya sa Batangas para sa negosyo niya. Sabi, next time na lang daw. Ano ba namang next time na naman? Nakakailang next time na ba siya? May balak ba talaga siyang makita si Sophie? Aba, baka mamaya niyan, makaalis na siya ng Pinas. Hindi pa niya nakikita yung bata. Yun na nga pong sabi ko sa kanya eh. Kaso hindi raw talaga siya pwede na eh. Ay nako. Iyaan mo na nga anak, kung wala siyang oras para makita man lang si Sophie, kawalan niya naman yun eh. Hindi sa'yo. Kung sa akin lang po, wala naman talagang kaso yun eh. Bahala siya. Kaso yung anak namin eh, ang pinag-usapan dito. Nakawa ko na kay Sophie. Anak. Si parang ayaw man lang siyang makita ng nanay niya. Natatakot ako na baka kapag lumaki na siya
na ako maging sapat sa kanya. Siyempre, siyempre hanapin at hanapin pa rin yung nanay niya. Paano kung ganito ulit? Hindi masasaktan yung bata. Iisipin niya na hindi siya mahal ng nanay niya. Hindi ko kayang makitang nasasaktan ng anak ko na eh. Hindi naman siguro mangyayari yun, anak. Matatauan din yan si Rina. Pero kung ganun nga, sigurado akong magiging sapat ka para sa anak mo. Ako lang mag-isa eh. Ako ang tatay niya. Tapos ako rin ang nanay niya. Pero nakaya mo naman, di ba? Kahit malayo ka nga, pinipilit mo pa rin umuwi rito para lang makasama siya. Lahat-lahat ng pangangailangan niya, nabibigay mo. Kaya hindi mangyayari ang iniisip mo. Nay, gusto ko pa rin siyang bigyan ng masaya at buong pamilya. Yun ang pangarap ko sa kanya na nakikita ko ngayon ng labo-labo eh. Sobrang labo na eh. Anak, parati mong tatandaan na kahit wala man lang buong pamilya si Sophie, punong-puno naman siya ng pagmamahal, di ba? Kita mo naman, sa iyo pa lang, umaapaw na. Eh paano pa kaya kung kasama pa yung sa amin, di ba? Kung walang oras si Rina nakitain yung anak nyo, pabayaan mo na siya. Basta ang importante, ginagawa mo ang lahat para maging mabuti kang magulang para sa anak mo. Kahit mag-isa ka lang, kinakaya mo at kakayanin mo para sa kanya. Salamat ngayon. Salamat sa lahat. Hindi ko inobliga si Rina sa lahat ng bagay, sa lahat ng responsibilidad kay Sophie. Nakatuon na lang ang oras at attention ko sa pagbibigay sa anak ko ng magandang kinabukasan. Ayoko kasing maramdaman niya na hindi na nga niya nakasama ang mama niya, babaliwalain pa siya ng papa niya. Dahil habang nandito ako, habang kaya ko pang kumayod ng kumayod, gagawin ko. Makapag-ipon lang para sa kanya. Maibigay lang sa kanya ang lahat ng pwede kong ibigay. Ganun na pala kasi kapag tatay ka na, wala ka ng ibang iisipin kundi ang anak mo. Sa ngayon, 1.5 years na ang prinsesa ko. Habang tumatagal, mas lalong sumasaya ang buhay ko. Nang dahil kay Sophie, mas nagkaroon ng direksyon ang buhay ko. At kahit kailan, hindi ako nagsisi na naging isang ama ako. Maraming salamat mga idol sa pagbibigay ng oras na mapakinggan ang kwento kong ito. At sa lahat ng mga tatay na nakikinig ngayon, mabuhay po tayo. Happy Father's Day mga idol. Nagpapasalamat, Kyle. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? E pampa good vibes? O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com. O di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM. Kung saan una ang kwento mo!